yung learnings nyo, yung mga realizations nyo the past 12 years? Mm-hmm. Well, unang-una, ako'y nagpapasalamat sa ating mga kababayan kasi talagang isang pribilehyo ang mapagkatiwalaan sa halos 12 taon. Dito sa Senado, anong mga natutunan ko? Kahit na gigil ka na may magawa at may mapasa na isang batas na alam mong makakatulong, hindi pa rin ganun kabilis, no? Hindi katulad pag nasa ehekutibo ka sa isang departamento, sabihin na natin meron kang gustong gawin sa local government, kaagad-agad maimplementa mo. Pero dito sa Senado, ihahain mo yung batas, pagdidebatihan mo ng matagal, kaya napakahalaga ang kooperasyon ng mga kasamahan mo. So talagang hindi isang ulo lang, isang buong katawan kayo na nagtutulungan para magpasa ng batas. Pero gaya nga ng sinabi ng nanay ko, pagka at ng tatay ko rin, na mas madaling ipaglaban ang isang bagay kung hindi para sa sarili mo, kung alam mong makakatulong talaga sa nakararami. At yun ang naging gabay ko sa mga batas na isinulong ko. Anong defining moment mo, ma'am, as a senator? Anong issue yung para sa'yo talagang nagpakilala ka? Ako si Senator Grace. Well, yung pinakamahalagang batas na aking ipinaglaban ay ang batas para magkaroon ng libreng pananghalian sa mga public schools para sa mga batang nangangailangan. At saka yung first 1,000 days of a child's life. Ang isa pa yung Public Service Act na nagparapatibayan ang mga nais mamuhunan dito sa ating bansa. Pero para sa akin siguro, ang isang pagkakataon na mas nakilala ako ng ating mga kababayan ay nung dininig ko ang hearing tungkol sa Mama Sapano. Sapagkat doon, talagang napaka-sensitibo ng issue. Lahat merong kinalaman doon eh. Ehekutibo, pati na rin yung dating administrasyon. So, kinakailangan talaga na balanse at wala ka dapat kinikilingan doon sapagkat apektado ang napakaraming pamilya at ang ating mga kababayan na nakabantay. Napakahirap man sa loob ko minsan na banggitin kung sino mga naging responsable dahil alam ko na ang intensyon naman nila ay hindi na mangyari yon. Pero kailangan pa rin ay matukoy kung sino ang mga merong kinalaman doon. Meron ka ba, ma'am, parang kahit pa paano masasabi na parang misgiving o meron ka bang pagsisisi na pinili mo na maging politiko? Wala. Bagamat maraming hamon at hindi madali at napakaraming kontrobersiya, ngayon na mag-graduate na ako, sabi ko nga sa aking mga kasamahan dito sa trabaho, isang malaking pribilehyo talaga at pagkakataon, huwag natin kalimutan, sapagkat lahat naman tayo may gusto tayong gawin para sa ating bansa na makakabuti. Pero dito sa katungkulan ko na ito, kahit hindi ganun kabilis, ay napapatupad kung talagang tututukan mo. Katulad nga nitong mga bagay na naging pangarap ng tatay ko, na kung ako ay naging hindi na sama dito sa Senado, ay hindi ko maipagpapatuloy. Nagawa ko yon. Matulungan ang ating mga kababayan na naghihirap hanggang ngayon naman sa pag-iikot sa ating bansa sa pamamagitan ng FPJ Panday Bayanihan, pag merong nasasalanta sa kung ano mang trahedya, ay nakakapag-abot tayo ng tulong. Maraming mga may sakit na kung pribadong mamamayan ako, hindi natin mahahanapan ng paraan para mabigyan ng agad na tulong. So, dito sa posisyon na ito, isang pagkakataon talaga na mas marami akong matulungan. At sana ay kahit papano, nakapagbigay tayo ng kabutihan sa ating mga kababayan. Anong mamimiss mo dito sa ganitong larangan, ma'am, bilang senador? Matrabaho, ma'am, di ba? Mm-hmm. Tsaka maintriga. Oh. Well, syempre, ang masasabi ko naman, sentimental, di ba? Kasi yung mga kasamahan ko dito, ang mga senador, ang nakikita ninyong trabaho ng senador,
mas maraming trabaho nasa likod dyan. Yung mga staff mo, yung mga abogado na tumutulong, yung mga umiikot sa baba, kasama na rin yung mga LGUs. Lahat yan kasama sa pagtulong. At syempre, yung mga biruan namin dito. Diba? Masaya din kasama ang ating mga katrabaho. Pero higit sa lahat, siguro ang mamimiss ko ay kung may issue, diba? Kung may issue na talagang kailangan niya magsalita ka. Pag nandito ka sa Senado, syempre, meron kang pagkakataon na mapakinggan. Kaya hindi ko naman inaabuso yon. Kahit sa mga hearing, nilalabas natin yung katotohanan, pero sa magalang na paraan para lahat tayo mabigyan ng patas na pagkakataon na magsalita. Babalik ka ba? Sa dito? Parang kasi mam, di ba, iba, nagpapahinga lang muna, magpupunta sa executive o maglo-local government, tapos babalik ulit. Kayo po ba? Hindi ko pa talaga alam eh. Kasi alam mo, nang namayapang aking nanay, napakaraming ipinagbilin sa akin. Hindi ko pa nga naasikaso masyado. Ang isa ay gusto kong bigyan ng pagpupugay sa kanila. Nais ko sanang ayusin yung museo para sa kanila, para yung mga tagahanga nila ni FPJ at ni Susan Roses ay mapuntahan naman yung isang lugar na makikita ay ito pala yung mga baril ni FPJ o ito pala yung mga damit ni Susan Roses. Pero, syempre, sabi ko nga, pag may pagkakataon naman na manilbihan, bakit naman hindi? Basta kaya ko. Pangalawa, kahit naman pribadong mamamayan, dito sa FPJ Panday Bayanihan Foundation, nakakapag-ikot pa rin naman ako. Ma'am, klaruhin ko lang ha. Kung halimbawa na parang kagaya ni Senator Sani Anggara, biglang kailanganin ng Pangulo, bukas din kayo sa ganong klaseng kapasidad na maging miyembro ng gabinete, for example? Ako siguro, pag natanong, no? Ang una ko sigurong tatanungin ay ano ang maiaambag ko, no? Paano ako makakatulong na mapabuti ang isang bagay? At pangalawa, ano yung nagawa nung dati na ano ang hindi nagawa nung dati na mapupunuan ko? Kaya hindi ko pwedeng masagot 'yan. Basta ang masasabi ko, bukas ako palagi sa pagtulong sa ating gobyerno na magtagumpay. Sapagkat kung magtagumpay ito, lahat naman tayo ay mabebenepisyohan. Ma'am, few more questions. Ang daming kakandidato next elections. Tapos, syempre, lahat sila nakatuon para gusto nila maging senador, whether may experience sila o wala. Ano yung pwede yung ibigay sa kanila ng mga payo? Kasi po, yung iba kasi, iba yung mindset eh. Akala ng iba, ito yung end all at be all na ako yung may messianic ba na mentality na mare-resolve ko lahat. Ano yung mas tamang perspective tungkol dito sa trabaho na to? Ang masasabi ko, maghanap kayo ng isang matinong gabay or mentor na makakasabi sa inyo kung ano talagang dapat na dapat mong gawin, no? Ano ang dapat mong tahakin? Mag-aral mabuti. Hindi madali ang trabaho na to. Hindi pwedeng petiks ang trabaho sa Senado. Sapagkat responsibilidad mo na maihatid ang tulong na ipinangako mo nung ikay nagkakampanya. Kaya hindi madaling makipagdebate. Kailangan pag-aralan mong mabuti at lawakan mo ang iyong pag-iisip. Sapagkat maaaring naniniwala ka sa isang pananaw o politiko na tumulong sa'yo. Pero pagdating mo sa Senado, dapat ang gawin mo, kung anong nararapat para sa mas nakararami, anong sinasabi ng konsensya mo? Kasi minsan yung iba, ay hindi, basta ako, dito lang ako sa paniniwala kong ito. Pero pag tungtong mo sa Senado, pag-aralan mo lahat, sapagkat sa bawat issue, merong mga iba't ibang mga pananaw dyan. At hindi lahat ng iniisip mo ay tama. Last na lang. Pag sinabing race po, ano ang sana gusto nyong marinig sa tao?
lalo na dun sa mga bumoto sa inyo, tinignan yung kalidad ng servisyo ninyo? Well, sana ang maisip ng ating mga kababayan ay anak ni FPJ, kaya tumutulong. Yun pa rin eh, kasi kahit na sabihin nila na ano ba naman yun, hanggang ngayon FPJ pa rin eh, hindi naman ako magsisenador kung hindi dahil sa kanila. After graduation, dito po sa Senate? Maybe I'll go local, be a congresswoman again, I don't know, I'm not sure. Well, if I'm up to it. Sa tingin niyo, for you, yung defining moment niyo as a member of Assembly? Ano well, tingin niyo sa kayo nagmarka talaga? I think yung aking nagawa for the farmers and fisher folks in agriculture, I guess that, and of course, the protection of the environment, my Las Piñas Parañaque Wetland Park. Work, oh, yeah, so environment and agriculture. So yun yung iiwan nyo dito, ma'am? Yeah. When they mention the name Senator Cynthia Villar, ano gusto nilang, yung maalala nila? That I have worked hard to help the farmers and fisher folks. Thank you. Ilang months na lang, or less than a year, tapos gagraduate ka na. So, 12 years. Sige ma'am, unahin natin sa ano yung mga parang natutunan mo dun sa 12 years na yun na parang ano ka eh, para kang nag-metamorphosize, di ba? Yung nagsimula ka na nilalait, minamaliit yung kakayanan mo, tapos eventually, unti-unti na-earn mo yung respect ng public. Ano, paano mo tinitignan yung ganung klaseng experience mo? I guess, di ba, parang naging ano lang ako, naging totoo lang ako dun sa kung ano ba yung pinangako ko dun sa mga bumoto sa akin nung 2013. Na parang yun, na andito ako para maging bosses nila. So yung lahat ng mga decision-making process na ginawa natin at yung mga issues na pinaglaban natin. Ang lagi kong mindset is, ano ba talaga yung kailangan ng mga kababayan natin? Ano ba yung, kasi di ba parang ako yung, nandito ako para maging bosses nyo eh. So, from 2013 hanggang ngayon na magtatapos tayo, yun yung palagi kong mindset na paano ba ako magiging bosses ng ating mga kababayan dito sa Senado. Ano sa tingin mo, ma'am, yung sector na pinaka, kumbaga sa ano, na best serve mo during that 12 years? Best serve? Parang hindi ko... Well, siguro dun sa mga hearings na inattenda natin, pinakamadami siguro yung pagdating dun sa sektor ng ano, edukasyon. Lagi tayong nagpa-participate pagdating dun sa mga issues sa education. And then, syempre, yung close to my heart, yung sa tourism, dahil alam naman natin na yan yung kurso na kinuha natin nung college at yung mga natutunan natin. Ano yun yung mga, kumbaga, inano natin dito sa Senado. Ma'am, tingin mo ba yung Nancy Binay na dati pinagdududahan na maraming Pilipino, nakakayanin niya ba mag-senador? Tingin nyo ngayon, pag-graduate na kayo, vindicated kayo, pati yung pangalan nyo? Para ayoko naman buhat ng sariling bangkod, di ba? But, well, sana tumatak tayo na nagkamali sila dun sa perception sa akin. Kasi nga, di ba, nung pumasok tayo noong 2013, hindi pa uso yung meme, may meme na tayo. But tinitignan ko naman, well, sa SOCMED lang naman, parang nag-shift naman yung mindset ng tao sa akin. And siguro, vindication na rin for me na nakakuha tayo ng second term. Kasi diba, parang aminin ko rin naman na yung unang pagtambo natin ng 2013, ang laking ano nun, nakaangkla sa apelido ng tatay ko, diba? Dun sa servisyo na ginawa ng tatay ko. But ang sa akin, itong 2019 re-election ko, I think majority nun yung
kumbaga, sariling sikap ko na. Mm-hmm. May ano ka ba, ma'am? Meron kang misgiving? Kumbaga sa ano, kasi ang background mo, tahimik ka lang eh. Ikaw yung binay na tahimik. Mm-hmm. Parang tahimik pa rin naman ako, di ba? Oo, pero di ba, parang all of a sudden, bigla ka nabunot, tapos nandito ka sa politika, tapos nasa national level ka ba? Kapa, meron ba, ma'am, at some point na, ay, nagsisisi ako, o parang more of revelation yun, even for you, as a politician, as a public servant po? Siguro, wala naman akong pagsisisi na pumasok ako sa mundo ng politika. Pero siguro may frustration lang because as a senator, may limitation yung kaya mong gawin, di ba? And from, parang it's very frustrating na may mga bagay-bagay na it's beyond my control as a senator. Mm-hmm. Na how I wish I could have done more, di ba? Like, for example, di ba yung andami namin mga napapasang batas, pero hindi naman sa amin yung pag-execute nun eh. Or pag nag-a-attend ka ng hearing, parang kitang-kita mo na parang may pagkukulang. Pero hanggang suggestion lang kami, di ba? But yung actual implementation, it's not up to us to do it. Nakadepende kami sa ibang ahensya ng pamahalaan. Mm-hmm. Ano yung, kasi ma'am, ang dami mo rin eh. Meron kang main author, meron kang co-author. Mm. Ano doon yung para sa'yo, pwede mong sabihin na ako to, favorite ko tong panukalang batas na naging batas. Naku. Na ikaw mismo ang parang pet bill mo siya. May ganun ka ba, ma'am? Parang offhand, hindi ko maisip eh. Kung ano yung, kasi sa madami nga tayo nag-co-author, di ba? So, offhand, wala akong maisip na, ano. Kasi parang lahat naman, pantay-pantay yung level of passion. Mm-hmm. Tapos ma'am, yung meron ka bang ano, parang bibit-bitin na lesson na nakuha mo as a senator, as both as a senator and as a private individual? Ano yung ano, bibit-bitin yung lessons? Well, number meron one, talagang natutunan ko dito yung ano, kasi diba dito sa Senate, we're a collegial body. So then you need to learn the art of compromise and may mga instances na parang kahit ayaw mong mag-interact with a colleague but you still have to kasi nga collegial body kami. So yun yung, I guess, isang ano, lesson. Kasi syempre, in a way, sanay din ako sa local. I've never occupied any position sa local, but syempre nakikita ko yung how it was done by my parents, my brother, na, di ba, syempre pag mayor ka, parang you have your own turf, di ba? Yung technically, parang you have that power to execute. Pero dito kasi may ano eh, di ba? May ganung ano eh, may ganung ano, pakikisama. Di ba? Kailangan mong gawin or else yung mga pet bills mo or yung mga advocacy mo, baka walang mangyari. Mm-hmm. Anong gagawin mo, ma'am, after 2025? Pag-graduate mo, saan ka pupunta? So far, syempre, nasabi ko na rin naman sa iba't ibang interview sa akin, ang tinitignan na din talaga ngayon is to go local, na to go back to my roots, di ba? To go back to Makati. Pero hindi mo ba, ma'am, kasi ma'am, di ba yung iba parang ang nagiging dating, o sige, maglo-local ako, tapos balik ako sa Senate. Ganon din ba yung trajectory nung sa'yo, or more of, dito ako talaga sa local, kasi dito ako mas makakapag-execute na mga gusto kong gawin? Siguro tignan muna natin kung ano yung magiging experience, pag pinalad tayo, kung ano yung magiging experience natin dun sa 3 years. Kasi remember, di ba, nung pumasok tayo noong 2013, paulit-ulit ko din sinasabi na one term lang ako, di ba? But nag-end up tayo with another term. So, coming from that experience na nagbitaw na ako ng salita ng one term, pero hindi rin natuloy yung one term na yun. So, pagdating sa local, tignan muna natin kung saan ba talaga ako mas magiging effective. Mas kailangan ba tayo sa local or mas kailangan ko bang bumalik sa national? Mm-hmm. Ma'am, ano yung gusto mong ipayo doon sa mga, ang dami kasi nag-aambisyon, di ba? Lagi makakabasa ka. Ay, kunyari, celebrity. Ang dami nag-aalok sa akin eh, para tumakbong senador. O kaya, basta, certain individuals. Gusto ko maging senador.
kayo coming from that corner na talagang wala, ang exposure nyo is yung kung ano yung nakikita nyo. Ano yung gusto nyo na ipaalala sa kanila, ipayo sa kanila in the event na manalo sila, maging mapalad sila at mapasama dito sa 24? Well, unang-una, ang layo neto from the executive. Yung trabaho ng senador talagang ano, mag-aaral ka, magbabasa ka, hindi ito yung, hindi tayo taga-execute ng ano, ng batas, di ba? Ang trabaho talaga is to craft yung batas. So, yung iba kasi, di ba, parang pag pumasok as senator, akala nila, similar to an executive job na kung meron kang gustong ipagawa, pwede mong execute. Hindi eh, di ba? Na parang dito, taga-craft lang tayo, taga-bantay, but at the end of the day, we're still dependent on another agency to execute yung mga programs or projects. And sometimes it can get frustrating kasi alam mo naman na maganda yung pinupush mo na program or project, pero kung ayaw gumalaw nung ahensya, may mga instances na walang mangyayari, di ba? Na hindi rin siya sinusunod o yung suggest, di ba? Kumbaga, nandito lang kami para to suggest sa mga hearings. At the end of the day, it's still their call. And unless talagang talaga kailangan tutok kung susunod. Pero minsan kahit nakatutok ka, hindi pa rin ganun. Kasi lalong-lalo na kung iba yung manner of execution or iba yung nakikita nilang mas kailangan na programa. So, yung I guess, kailangan nila maano na may iba yung function ng senator. And yun na, and then the art of compromise na collegial din to. So may mga instances na may mga bagay na kailangan kang maging mas ano yan, mas maluwag or hindi kailangan sarado yung isip mo sa may mga bagay-bagay na you have to give up something to get something else, kasi, diba? Kasi ma'am, ang feeling ng iba kasi na tumatakbo, like kahit naman mga botante, diba? Ay, iboboto ko yan ni senador kasi tutulungan niya na mahihirap. O ako naman, tatakbo ko kasi ibibigay ko to sa inyo. Hindi ganun ka accurate yung ganung mindset. Hindi ganun talaga yung primary job ng ano yun, ng senador, diba? Mm-hmm. Tapos ma'am, pag sinabing Nancy Binay, ano yung gusto niyong mag-reflect sa tao? Hindi ko alam eh. Kasi di ba parang, I mean, nandito ka, antagal mo rin sa sinabi, parang never ko naging mindset na it's about me eh. So parang I'm here because it's about me. Parang nandito lang ako kasi proxy ako ng ating mga kababayan. So it's not about me. Ma'am, magsisegue lang ako. Pinihihirit ko sana kasi fashion icon. Yung joke. Oh, alam mo, sabihin mo, na-transform ako into that. Fashion icon, yun talaga. Ang inaabangan na costume lang. Persona. Ma'am, eto magsisegue ako. Political alliances, kasi usong-uso. Nung una kita nakita kasi, ma'am, ang dami nun. Uno, una, nauna-una. Tapos ngayon, parang halos nag-aagawan. Sino kakampi ng left, sino kakampi ng right. Sa inyo sa una, ano yung direction? Nakatingin pa ba kayo dun sa pakikipag-alyansa? O gusto nyo, kayo na, diretso na lang, isang buong grupo lang? Well, kasi diba, yung una, para ako na lang ata yung may national presence, and then medyo konti na lang din naman yung mga members namin sa baba. And I guess isa din yun sa natutunan natin na pumasok tayo sa politika na tuwing nagkakaroon ng change ng ulo, nag-change din yung partido, di ba? So, I mean, that's the reality in politics. So, hindi ko alam kung may ano pa yung una. Kung may maiko-contribute. Yeah, dun sa ano, kasi nga, well, sa Congress, hindi, meron ata kami isa. Yeah, pati hindi ko rin alam kung pagdating ng 2025, kung magpapalit na naman ulit ng
partido. Pero hindi na kayo yung tipong nakikipag-agawan pa ng miyembro, no? Ay, hindi na. Hindi na. Bakit nga, ma'am, ganun? Bakit hindi na naging part nung political exercise ng una yun? Yung ganun? Hindi ko alam kung... I guess kasi nga dahil nawala na rin ng national presence. So siguro kaya yung partido nagbago din ng mindset. So paano, ma'am, sorry. Tsaka syempre, ang hirap din talaga mag-recruit kasi yung mga politiko on the ground, they'd rather join yung ruling party. Mm-hmm. So parang kayo, part ng hindi na, mag-exist kami as una. Parang matira matibay, matira loyal, parang gano'n. Parang gano'n na lang din. Parang gano'n na lang din siguro, di ba? Kung sino yung gustong sumama, we will accept. But yung parang mag-recruit pa kami. Parang at the moment, hindi yun yung nakikita nating direction. Bakit hindi kayo sumasama sa iba't ibang alliance? Yung for political survival, kasi di ba aminin natin na hindi. Yung iba, sasama ako sa isang coalition, isang alliance, para mag-survive yung party ko. Bakit po hindi naging ganun yung... direction? Hindi ko din... Well, tignan natin. Hindi pa naman tapos, di ba? Hindi pa naman tapos yung mga alliances. Baka that is something na dapat natin i-consider. Pero if ever, ano ba nagagawa ng alliance? Yung sa inyo noong 2013 to... 2013 lang kami may alliance . Ano ba naging ng alliance? So nagkaroon ng common candidate. Okay. And then nakita ko rin yung difficulty ng may alliance kasi yung lalo na sa local, yung kunyari pareho kayong may kandidato doon sa baba. So how do you resolve kung sino yung bibigyan, kung sino yung i-recognize ng alliance? Mm-hmm. So may ganung difficulty din sa mga alliance. So, kumbaga sa mas komplikado. Mas komplikado na noong 2013 talagang may committee na yung una, tapos yung partido ni President Erap. Meron kaming meeting, tapos dinidiscuss na, per bayan yan, dinidiscuss, sino, anong susundin natin dito, sino i-recognize natin na kandidato. May mga usapin ng equity of incumbent, may mga ganung usapin. So, mahirap din yung may alliance kasi nga, lalo na pag may common candidate. So, ang importante, yung mass base support ng kandidato, not really the alliance. Ganun ba yun? Isa yun. And then siguro, I guess, dapat din pag-aralan nga kasi, di ba, parang through the years, nalulusaw na rin yung konsepto ng partido. The mere fact na dito sa Senate, ang dami nang tumatakbo as an independent and not aligned with any political party. Is through nakakailang election na tayo, parang dumadami dito sa Senado yung walang partido. Kasi na-adapt na lang. Parang hindi rin. Tingin nyo, yung mga tao, walang pakialam kung anong partido. Baka kasi mas din yung mga kababayan natin, nakikita nila na parang pakapag may partido ka, yung interest ng partido yung ipupush mo at hindi yung interest namin. So baka may ganung mindset din na at least pag independent, when you project yourself as an independent, ang mas malaki yung probability na yung pangangailangan namin, yung mapupush, di ba? Baka may ganung, hindi ko alam kung may ganung ngayon, change in mindset sa ating mga kababayan. Kasi hindi naman sila bumoboto dahil bahagi ka ng isang partido, di ba? Bumoboto sila dun sa qualification ng kandidato.